Mapagpalang araw, boss. Tawagin niyo na lang akong Buloy, isa po sa mga silent listeners ninyo. Gusto ko lang i-share itong nakakapanindig balahibong kwento ko. Isa akong photographer sa aming lugar sa Bacolod. Mahigit 8 years ko ng trabaho ang pagkuha ng litrato. Madalas po akong kunin sa mga okasyon gaya ng mga debu, binyag at kasal. Isang client ang kumontak sa akin nung nakaraang taon para sa kanilang gaganaping wedding. Mula sa pre-wedding video at sa mga pictorials nila, ako at ang aking team ang gumagawa. Masaya ako dahil na-appreciate nila ang sining ko. Hindi lang kasi ako kumukuha ng pictures. Binibigyan ko rin ng art para maging unique at maganda ang kalabasan ng kanilang mga pictures. Nirecommend din nila ako sa kanilang mga kamag-anak at kakilala at laking pasalamat ko dahil doon. Sa wedding day nila ay detalyado kong kinuna ng litrato ang kanilang pag-iisang dibdib. Bawat anggulo, sinisigurado kong pulido at walang pagkakamali. Nang matapos na ang kasal, ay sinimulan ko ng i-review ang mga kuha ko sa kamera. Nagtaka ako dahil nagkaroon ng ilang glitch ang kamera ko na naging dahilan para mabura ang ulo ng groom. May litrato din siya na parang wala talagang ulo. Kinabahan ako sa nakita. Para bang isang hindi magandang pangitain yun para sa kanilang mag-asawa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko naman sabihin yun sa kanila dahil baka matakot lang sila at baka mapagalitan nila ako dahil sa palpak na pagkuha ko ng litrato. Ang ginawa ko, itinabi ko na lang muna yung mga litrato na walang ulo ang groom. Binigay ko sa kanila ang ilang mga kuha. Nagandahan naman sila. Pero nung araw din na yon ay hindi na ako nakatiis at ipinakita ko sa kanila ang litrato ng groom na walang ulo. Pareho silang nagulat. Isa raw kasi yung pangitain. Pinayuhan sila ng mga magulang nila na sunugin daw lahat ng suot ng groom sa kanyang kasal para makontra ang pangitain na yon. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ang mag-asawa at ginawa nila yon. Lumipas ang ilang taon. Nakita ko naman sa social media nila na masaya pa rin nagsasama ang mag-asawa. Nagpasalamat din ako dahil hindi ako naduwag na sabihin sa kanila ang tungkol doon. Mabuti na lang din at naniniwala sila sa mga pamahiin. Masasabi kong isa yon sa karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan bilang isang photographer. Tawagin mo na lang akong Billy, 42 years old, nakatira sa may parte ng Visayas. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa nangyari mga ilang taon na rin ang lumipas, ang hindi ko pagsunod sa pamahiin. 28 anyos pa lang ako noon nang magdesisyon akong paasalan ang aking nobya noon na si Luella. 25 anyos lang siya noong mga panahon na yun. Mahigit 5 buwan din naming pinagplanuhan ang kasal. At nang makaipon na kami, ay doon na kami nagdesisyon na magpaasal na. Gusto ko na rin kasing bumuo ng pamilya. Ayaw ko rin kasing matulad sa dalawa kong tiyuhin na kapwa matatandang binata. Nasa lahi na kasi namin iyon at ayaw kong sumunod sa kanila. Para sa akin, mahirap ang walang mga anak. Kawawa ka pagdating ng panahon. Isang linggo bago ang aming kasal, ay nagkaroon kami ng pagtatalo ni Luella. Paano ba naman? Ayaw niya akong palabasin ng bahay. Hindi naman kasi ako sanay na hindi lumalabas ng bahay, lalo na't may importanteng mga bagay akong gagawin. Nang mga araw din kasing yun, ay kinuha akong ninong ng anak ng best friend kong si Gary. Ang sabi raw kasi ng mama niya, ay hindi raw kami pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi pa kami na ikaasal. Malapitin daw kasi kami sa mga disgrasya kapag ganun. Hindi naman ako naniniwala sa mga bagay na iyon dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kapalaran. Kapag oras mo na, ay oras mo na talaga. Nagpumilit pa rin ako at sinunod ang gusto ko. Ngunit dahil nga sa pangamba ni Luella ay sumama siya sa akin. Hindi raw kasi siya komportable na hayaan lang ako mag-isang lumabas. Nagbiro pa nga ako noon na till death do us part.
Nakinontra naman niya. Huwag daw akong magbibiro ng ganun. Tinawanan ko na lang siya. Umangkas si Luella sa motor ko. Mahigit 30 minutos ang ginugol namin sa biyahe at nakarating naman kami ng ligtas sa pinuntahan. Hindi naman kasi talaga ako naniniwala sa mga pamahiin. Halos 3 oras natapos ang binyag ng anak ng best friend ko. Sandali lang kaming kumain dahil nagmamadali na kaming umuwi. Nag-aalala na kasi ang mama ni Luella. Hindi na ako kumontra pa at sumang-ayon na umuwi na kami. Pinasuot ko sa kanya ang helmet ko. Gusto ko kasing maramdaman niyang safe kami sa biyahe namin. Hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Pumutok ang gulong sa likuran ng motor ko. Sa lakas ng pagputok noon ay gumewang-gewang ang motor namin. Medyo mabilis pa naman ang pagpapatakbo ko. Hindi ko na nagawa pang kontrolin ang pagmamaneho. May nakita akong puno sa tabi ng daan. Sinadya ko talaga yung ibangga para tumigil ang pagtakbo ng motor ko. Wala rin naman akong choice yung panahon na yun. Hindi na rin kasi gumagana ng maayos yung preno. Rinig ko pa nga yung malakas sa pagsalpok ng motor sa puno. Kasabay nun ay ang pagbangga ng katawan namin ni Luella. Pagkatapos ay bigla na lang dahan-dahang lumabo yung paningin ko at naramdaman ko na lang yung pagbagsak ng katawan ko sa lupa. Napakabilis ang pangyayari. Pagising ko, nasa ospital na kami. Agad kong hinanap si Luella. Nagwala ako nang walang maisagot ang mga nurse sa akin. Mas lalo akong kinabahan nang walang sumasagot. Gumapang ang katawan sa buo kong katawan. Alam kong hindi pa ako okay sa mga natamu ko dahil sa aksidente. Pero nagawa ko pa rin tumayo at hanapin si Luella. Gusto kong makita yung magiging asawa ko. Sa paghahanap ko sa kanya, napadpad ako sa isang kwarto. At nang makita ko ron si Luella, nakahinga na ako ng maayos nang malamang nasa mabuti naman siyang kalagayan. Hindi naman daw grabe ang tama sa kanya at kailangan lang nito ng sapat na pahinga at tuloy-tuloy na gamutan para gumaling. Lubos ang paghingi ko noon ng tawad kay Luella. Alam kong kasalanan ko ang lahat kaya siya nalagay sa kapahamakan. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Ilang linggo naming pinagpaliban ang kasal para makarecover. Pero natuloy rin naman to. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil ginabayan at iniligtas pa rin niya kami kahit papaano. Ngayon ay naniniwala na ako sa mga pamahiin na dati ay pinagsasawalang bahala ko lang. Wala rin naman kasing mawawala kapag sinunod mo ang mga yon. Sadya lang nabulag ako sa modernong panahon kung saan ay wala nang pakialam ang karamihan sa kung gaano kahalaga ang lumang kultura tulad ng mga pamahiin na sinusunod ng mga tao noon pa. Salamat Bossing sa pagbabasa ng aking kwento. God bless you at more power sa inyong channel. Magandang araw sa lahat. Ako si Sandra, hindi ko tunay na pangalan. Ibabahagi ko lang po ang kahindik-hindik na karanasan ko nang magpaasal ako 3 taon na ang nakalipas. Ipinagpaalam ko muna sa asawa ko yung pagsusulat ko ng karanasan namin at pumayag naman siya. Matagal-tagal na rin naman nangyari yon, pero ang gusto lang niya ay itago ang tunay naming pagkakakilanlan. Napaasaya ako nung araw na mag-propose sa akin ng kasal ang long-time boyfriend kong si Gabby. Pareho naman kaming may stable job, though hindi naman yung sobrang bongga. Pero wala namang rason pa na tanggihan ko siya o ipagpaliban ang plano niyang pagpapaasal namin. February 2020 ang kasal namin. Mga ilang buwan din kami nagplano noon bago maiprepare ang lahat. Mga family, friends at kamag-anak ay invited sa kasal namin. Talagang pinaghandaan ni Gabby yung kasal dahil nakapag-ipon siya ng malaki-laki para doon. Nag-ambag din naman ako at ang ilan sa pamilya namin. Ako naman kasi ang gusto ko ay simpleng kasal lang. Ayoko rin ng masyadong ingrande at mahal. Kaya kahit na pwede naman ako magpagawa ng sarili kong wedding gown
ay mas pinili kong bumili na lamang sa mga used clothing store. Sa madaling salita, ukay-ukay. Noong una ay hindi sang-ayon si Gab sa plano kong bumili ng damit sa ukay-ukay. Ngunit nagpumilit pa rin ako sa kanya. Mas gusto ko kasi ang mga damit na nabibili sa ukay kahit nasabihin pwede naman ako magpagawa o bumili ng bago. E sa akin kasi, isang beses ko lang naman gagamitin ang wedding gown na to. At ang bibilihin ko naman ay yung tingin ko magandang itsura para sa akin. Sa isang ukay-ukay butik ako naghanap ng gown na susuotin. Maayos naman ang store na yon. Napuko nung pansin ko ang isang dirty white na wedding gown na suot ng isang mannequin. Nagandahan ako sa simpleng design at agad kong sinabi kay Gab. Parang hindi yata niya nagustuhan yung kulay kasi parang luma yung dating. Sinabi naman ng baklang nagbebenta na ganun daw talaga ang kulay noon. Hindi na kumontra si Gab sa gusto kong gown. Ilang araw bago sumapit ang aming kasal ay sinubukan kong isukat yung nasabing gown na yon. Napaaganda at alam kong bagay na bagay sa akin. Naabutan ako ni Mama sa kwarto at agad niyang pinahubad sa akin yung suot na wedding gown. Sinabi niyang bawal daw isukat ang wedding gown, lalo kapag hindi pa araw ng kasal. Natawa naman ako sa sinabi niya. Alam ko naman ang pamahiin na yon, pero sino pa ba ang maniniwala na malas suotin ang gown sa modernong panahon? Dumating na nga ang araw ng kasal namin ni Gabby. Marami ang hindi nagandahan sa suot kong gown. Hindi raw bagay sa akin at ang luma ng kulay. Narinig ko yun sa ilang mga taong dumalo sa kasal. Hindi ko nalang pinansin yun dahil masaya naman akong suot yung gown kong iyon. Isa pa, espesyal na araw para sa amin yon. Pero ang ngiti ay napalitan ng takot nang may napansin akong babae na nakatayo sa likod ng altar ng simbahan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang nagsasalita na ang pare. Nawala lang ito sa paningin ko nang kausapin ako ni Gab at tinanong kung okay lang ba ako. Tumango lang ako sa kanya para hindi siya mag-alala. Unang gabi ng honeymoon namin ni Gab, naligo muna ako. Nang bumalik ako sa aming kwarto, nagulat ako nang may nakita akong babaeng nakayakap kay Gab sa ibabaw ng kama. Mahimbing ang tulog ng asawa ko. Nagulat ako nang bigla akong nilingon ng naturang babae. Ito rin yung babaeng nakita ko sa likod ng altar. Mapang-asar siyang ngumiti sa akin. Isang malakas na sigaw ang napagpagising kay Gab. Nagulantang siya. Napatayo at agad akong nilapitan at niyakap. Tinanong niya ako anong problema. Sasabihin ko sana yung nakita ko. Nang mapansin ko na parang gumalaw yung mga kama sa higaan. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Napagtanto ko na baka dahil yun sa gown na nabili ko sa ukay-ukay. Hindi ko naman kasi alam yung pinanggalingan ng gown na yon. Pero isa lang ang sigurado ko noon. Yung babae nagpapakita sa akin ang nagmamay-ari ng wedding gown na suot ko. Kinabukasan, pinili kong sunugin yung wedding gown na yon. Payo na rin sa akin yun ang asawa ko. Kinuwento ko kasi sa kanya yung nagpapakitang babae sa akin. Simula nga noon ay hindi na nagpapakita yung babae. Hindi ko alam ang totoong kwento ng gown na yon o kung may kinalaman ba yung pamahiin na bawal isuot yung wedding gown kapag hindi pa araw ng kasal. Pero isa lang ang alam ko, na posibleng pagmamay-ari yon ng nanggambalang multo sa akin at ayaw niyang ipasuot yon sa iba. Nasa sa inyo na lang po kung maniniwala kayo sa kwento ko. Hello po sa lahat at sa mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Nerissa, 25 years old at isang government employee. Naatira po ako sa Bulacan. Nagsimula ang kamalasan ko nang maikasal ako 2 taon na ang nakakalipas. Ikinasal ako sa longtime partner ko na si Jerome sa mismong anniversary namin. Simple lang ang kasal
dahil maliit lang din ang budget. Isa pa, kasagsagan din kasi ng pandemya. Hindi rin kami nakapag-ipon ng malaki para sa agaran naming pagpapaasal. Gusto ko na kasing maitali kay Jerome dahil 2 buwan na akong buntis nun. Ayaw ko kasing manganak nang hindi ako na ikakasal para na rin sa formality at sa magiging buhay ng anak ko. Mabilis lang din ang preparation namin at naging maayos naman ang kasal kahit may ilang restrictions. Ngunit nang lumipas ang unang buwan ng buhay may asawa, ay doon na nagsimula ang kamalasan ko. Nakunan po ako at 2 linggo rin akong namalagi sa ospital. Nalubog din kami sa utang nang madisgrasya si Jerome at tumigil sa pagtatrabaho bilang isang foreman sa construction company. Aksidente kasi siyang nabagsakan ng bakal sa kanyang paa na naging dahilan para mabali ang buto niya sa paa. Nakakalakat pa rin naman siya pero hindi nakatulad ng dati. Sinagot din ng kumpanya ang pagpapagamot sa kanya at binigyan kami ng cash assistance, ngunit naubos din namin yun. Hindi ko alam kung habang buhay na ba akong mamalasin dahil sa tambak naming problema. Kinausap po si Jerome tungkol sa mga nararanasan naming kamalasan, ngunit nag-away lang kami. Pinapamukha ko raw na simula nung maikasal ako sa kanya ay minalas na raw ang buhay namin. Dahil sa galit ni Jerome ay gusto na niyang maipaghiwalay sa akin. Hindi man ako pumayag ay wala naman akong nagawa. Umalis siya ng bahay. Iyak ako ng iyak nun. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Parang ang gusto ko nang mamatay. Ngunit sa tulong ng kaibigan kong si DC ay dahan-dahan akong nakarecover. Hindi kasi siya nagkulang ng payo sa akin para lang huwag akong malugmok sa kalungkutan. Isang araw, habang naglalakad kami palabas ng mall, ay isang matandang babae ang pumukaw ng atensyon ko. Bigla na lang kasi niyang sinabi sa akin na hindi ko raw alam kung bakit ako minamalas. Tumindig ang balahibo ko noong mga sandaling iyon dahil hindi ko naman kilala ang naturang matanda. Paano naman niya nalaman na minalas ako ni hindi ko nga kilala kung sino siya? Ang sabi niya, isa raw siyang manghuhula at kung gusto ko raw malaman kung bakit ako minamalas ay makinig daw ako sa kanya. Pumunta kami sa kanyang pwesto at nagpahula ako. Hindi naman talaga ako naniniwala sa ganoong mga bagay. Ngunit sa pagkakataon na yun ay na-curious ako. Sinabi ng matanda sa akin na meron daw kumukontra sa swerte ko, dahilan para malasin ako. Tinanong ko siya kung sino iyon at sinagot niya ako na yung kapatid ko raw. Hindi ako naniwala sa matanda dahil wala naman akong kapatid. Nag-iisa lang akong anak. Umalis na kami ni DC dahil alam kong gawa-gawa lang niya yung kwentong yun. Pero bago pa man kami tuluyang makalayo, sinabi ng matanda na sukob daw ang nangyari sa akin. Sa bahay nila papa muna ako umuwi dahil baka mabaliw lang ako kapag doon ako sa bahay namin ni Jerome umuwi. Pagdating ko, nadatnan ko si papa sa may sala na nanonood ng TV. Tumabi ako sa kanya at tinanong ko siya tungkol sa sinabi ng matanda. Naguguluhan na kasi ako at tila may nagsasabi sa utak ko na alamin ang katotohanan. Seryoso kong tinanong si Papa kung may kapatid ba ako sa labas. Nakita kong nagulat siya sa tanong ko. Nagtapat siya sa akin. Meron nga raw akong kapatid sa labas. Anak raw ni Papa yun sa pagkabinata. Alam naman raw yun ni Mama at itinago nila yun sa akin. Napaiyak ako noon dahil sa narinig. Ibig sabihin lang nito ay hindi nagsisinungaling ang matandang manghuhula. May kapatid nga talaga ako. Inexplain sa akin ni Papa yung paglilihim niya. Ayaw lang niya na baka hindi ko matanggap ang kapatid ko. Hindi naman ako galit kay Papa o sa kapatid sa labas kong yun. Naiinis lang ako dahil lilihim nila yun. Nagpasama ako kay Papa para puntahan yung kapatid ko. Medyo magkaitsura kami dahil pareho kaming kamukha ni Papa. Hindi rin daw niya alam na may kapatid daw siya. Nalay na rin yung kapatid kong yun at maganda ang buhay niya. Nalaman ko mula sa kanya na pareho pala kaming ikinasal sa parehong taon. Narinig ko na ang pamahiing yun sa iba
Kapag daw nagkasabay ang magkapatid na ikasal sa parehong taon, ay isa raw sa kanila ang mamalasin at ang isa naman raw ay suswertihin. Sukob daw ang tawag doon. Yun bang parang sa pelikula? Pero hindi ko alam na sa akin pala mismo ay mangyayari din yun. Bumalik ako sa matandang manguhula at humingi ng tawad dahil hindi ako naniwala sa kanya. Tinanong ko rin siya kung paano ba mababalanse yung buhay ko. Sinabi niyang magiging okay na daw ang lahat dahil nagkita at nagkasundo na raw kami ng kapatid ko. Simula nga noon, bumalik na sa normal ang lahat. Bumalik na rin sa akin si Jerome dahil na-realize daw niya na mahal niya pa rin ako sa kabila ng lahat. And this year, ipapanganak ko na ang baby namin. Salamat po sir sa pagbasa ng aking kwento. Ako si Cleofe, isang servant sa simbahan. Sa totoo lang, silent listener mo ako sir sa iyong channel dahil gusto ko rin naikinig ng mga katatakutan kahit na naglilingkod ako sa simbahan. Mahigit 10 taon na rin ako dito at habang buhay ko ng panata ang pagsisilbi sa simbahan na yon. Ako ang naatasan sa mga seminar ng mga binibinyagan at mga ikinakasal. Sa tagal na ng pagsisilbi ko ay ganoon katagal na rin akong walang asawa. Naniniwala ako na dahil iyon sa perlas na hikaw na suot ko nang ako ay maikasal. Dalaga pa lang ako ay mahilig na ako magsuot ng mga alahas na may mga perlas. Kumbaga ay obsesyon ko na yon noon pa. Kakaiba kasi ang ligaya na nararamdaman ko sa tuwing nagsusuot ako ng may perlas. Naniniwala ako na simbolo yon ng konserbatibong dalagang Pilipina. Nag-aaral ako noon sa high school nang ipagkasundo ako ng mga magulang ko sa anak ng mga kaibigan nila, si Lucas. Mabait at mapagbigay naman siya. Nang maagraduate ako ng high school, ay nagsimula na manligaw sa akin si Lucas. Dahil na rin sa udyok ng mga magulang ko, ay sinagot ko si Lucas kahit na hindi pa naman ako sigurado sa kanya at hindi ko pa naman siya tuluyang mahal. Sadyang ang masunurin lang ako sa aking mga magulang. Ang sabi kasi nila ay sa ikabubuti ko rin naman ang gagawin ko pag naging nobyo ko si Lucas. May kaya kasi ang pamilya niya at yun siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng mga magulang ko na mapangasawa ko siya. Lumipas ang 2 buwan ay niyaya na ako ni Lucas sa magpaasal. Nagulat ako sa sinabi niya dahil hindi pa naman ako handa para doon. Ngunit wala na akong magawa nang magulang ko na mismo nagsabi na kailangan na naming maikasal sa tamang panahon. At yun nga ang tamang panahon. Gusto ko pa naman sanang mag-aral sa kolehiyo, pero naudot yun dahil nga pagkatapos ng high school ay pinaasal na kami ng mga magulang namin. Wala na akong nagawa pa. Sinunod ko ang kagustuhan nila. Sa araw ng aming kasal ay nakasuot ako ng magarang wedding gown. May suot din akong kwintas at hikaw na mayroong mga perlas. Noong una ay hindi pa ako pinayagan ng mga magulang ko na magsuot ng mga alahas na may perlas dahil bawal daw yon sa ikakasal. Magiging malungkot daw ang buong buhay ko sa piling ng aking mapapangasawa dahil ang pagsusuot daw ng alahas na may perlas ay simbolo ng kalungkutan sa babae na ikakasal. Ang sabi ng mga matatanda, ang perlas daw ay luha ng mga talaba at luha ang simbolo ng kalungkutan. Dumaan ang ilang mga taon at nabiyayaan kami ng 3 mga anak. Sa tagal ng panahon naming mag-asawa ay hindi ko nakamit ang kaligayahan na gusto ko. Hindi ako masaya kay Lucas. Alam ko naman ding hindi niya ako mahal dahil ilang beses ko na siyang nahuling may katek sa cellphone. Hinayaan ko na lang yun. Kumbaga, nagbulag-bulagan ako sa harap-harapan niyang panuloko sa akin. Wala rin naman akong magagawa. Malupit si Lucas at ayaw kong kontrahin siya. Dumating ang mga panahon at nakapagtapos na ng pag-aaral ang mga anak ko. Sa tingin ko ay yun na ang simula para hanapin ko ang kaligayahan ko na hindi ko nakamit sa pag-aasawa ko kay Lucas. Nagsilbi ako sa aming simbahan
at tinulungan ako ng Diyos para magkaroon ulit ng saya ang aking buhay. Naging maligaya ako sa paglilingkod sa Kanya at mas binigyan niya ng kahulugan ang buhay ko. Hindi naman ako kinontra ni Lucas sa buhay na gusto ko. Naging masaya na lamang siya para sa akin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako nagsisilbi sa aming simbahan. Isa nga ako sa pinakamatandang taga-silbi doon. Madalas din akong dalawi ng mga anak ko at nag-aari din sila ng mga donations para sa parokya. Masaya ang mga anak ko na nakikita akong masaya at walang pag-aalinlangan sa ginagawa. Pasensya na sir kung hindi ito nakakatakot para sa marami. Pero gusto ko lang din ikwento ang karanasan ko tungkol sa pamahiin. Naway mabasa ninyo ang aking kwento at makapagbigay ito ng aral sa mga listeners. Patuloy pa rin akong makikinig sa inyong channel. God bless sa inyo. Pero ang ngiti ay napalitan ng takot. Nang may napansin akong babae. Isang linggo bago ang aming kasal ay nagkaroon kami ng pagtatalo. May nakita akong puno sa daan. Puno sa tabi ng daan kasi yun. Naatira po ako sa Bulacan. Nagsimula ang kamalasan ko. Nagtapat siya sa akin. Meron nga raw akong kapatid sa labas. Magiging malungkot daw ang buong buhay ko sa piling ng aking mapapangasawa. Dahil ang pagsusuot daw ng alahas na may perlas.